Sa mga pupunta ng La Union, baka makatulong tong video namin na to. Ipapakita namin kung paano mag-commute papuntang San Juan, La Union, where to stay in ELYU, the famous Kabsat restaurant, and Flotsam and Jetsam, walkthrough to the beach, how to commute back to Manila, at ang summary ng aming expenses para may idea kayo. How to commute to La Union? We have two options. Ang una ay ang Partas bus na nasa Aurora, Cubao. Meron silang online reservation para hindi na kayo pumunta ng terminal nila, pero pwede din namang walk-in, pero hanggang 2 PM lang ang pagre-reserve ng ticket. Ito ang schedule nila, post nyo na lang yung video para makita nyo. Ang second option ay ang Dominion bus na 3 minutes walk lang from Partas Terminal. Sobrang magkalapit lang sila, kaya kung wala ng available seats dun sa isa, ay konting lakad lang papunta sa kabila. Ito ang schedule ng trips nila, post nyo na lang para makita nyo. Last year ay sumakay kami sa Partas bus papuntang La Union, at ito ang loob ng bus nila para may idea kayo. 11 PM ang schedule ng biyahe namin at 5:30 AM ay binaba na kami sa terminal nila mismo sa La Union. At doon ay nag-tricycle na kami papuntang beach. This time ay sinubukan naman natin ang Dominion bus para malaman natin ang pagkakaiba nila. Simple lang ang bus nila pero air-conditioned at komportable din naman ang naging biyahe namin. 11:45 PM umalis ang bus at 5 AM ay nasa La Union na kami. At doon kami binaba mismo sa unahan ng 7-Eleven sa ELYU. At konting lakad lang ay nasa beach na kami. AM ay nasa La Union na nga kami at dumiretso kami agad dito sa beach para abangan ang sunrise at para maagang makapag-surfing habang konti pa ang tao dito. Solo namin ang beach at napaglakad-lakad muna kami at nag-enjoy ng mainit na taho habang pinapanood ang malalakas na alon sa dalampasigan. April last year ang huling punta namin dito sa La Union, kaya it feels so good to be back in ELYU. Nag-early check-in muna kami sa aming hotel para iwan ang gamit at para makapag-start na kaming mag-surfing. Where to stay in ELYU? I highly recommend Costa Villa Beach Resort na nabook namin sa Agoda kasi bukod sila ang isa sa pinakamurang resort sa La Union ay sobrang lapit lang nila sa beach. Nasa likod lang sila ng Kabsat Hotel and Restaurant, kaya konting lakad lang ay nasa beach na kayo. 1,500 pesos namin siya nabook sa Agoda with breakfast at magaganda ang review sa kanya dahil malapit ito sa main road at walking distance to the beach. Walang wifi sa mga rooms pero may common area sila kung saan pwede ka mag-set up kung kailangan mo magtrabaho. After namin mag-check-in ay pumunta kami sa 7-Eleven para bumili ng mga kailangan namin sa room kagaya ng sabon at shampoo at ng tubig na rin. Pumunta na nga kami sa beach para maganap ng instructor na mag-a-assist sa amin sa pagsusurf. 500 pesos ang rate nila for surfing at may kasama na itong instructor at surfing board. Meron silang designated area for beginners kung saan hindi gaano kataas ang alon at meron din namang para sa mga experienced surfers. Hindi kayo mahihirapan maghanap ng instructor kasi madami silang nag-aalok sa beach.
After namin mag-surf ay pumunta kami sa Kabsat restaurant para mag-breakfast. Sobrang ganda ng view sa restaurant nila na nasa front beach at sobrang accommodating din ng mga staff nila. Maganda ang nakuha naming table kasi nakaharap kami sa beach at may malapit na socket para makapag-charge kami ng phone dahil ito ang gamit namin sa pagbibideo. Since 10 a.m. kami dumating, ang available lang sa menu nila ay ang mga breakfast meals, kaya umorder kami ng bacon na 180 pesos, yung famous tapa nila na 220 pesos, at umorder din kami ng mango at melon shake na 150 pesos ang isa. Maglakad-lakad muna tayo sa beach at mamaya ay papakita ko sa inyo kung saan mura kumain dito sa ELYU at ang mga presyo ng pagkain nila.
Kung gusto nyo ng affordable na pagkain, pumunta kayo dito sa Tavern by the Sea kung saan madami kayong options ng murang pagkain. Pagpasok nyo dito ay makikita nyo ang iba't ibang stalls na nagbebenta ng pagkain from all-day breakfast meals na as low as 180 pesos to burgers, pasta, at mga pulutan platters. Makakamura kayo dito kasi meron silang mga combo meals na good for 2 to 4 persons na as low as 495 pesos. Ito ang mga presyo ng pagkain nila, post nyo na lang para makita nyo ang menu nila. Pumunta din kami sa famous na Flotsam and Jetsam para doon mag-dinner. Ito ang popular nightlife hotspot dito sa La Union at isa sa pinaka-busy na lugar paggabi. Kung naghahanap kayo ng perfect place para uminom at tumambay with friends at makipag-mingle sa ibang turista, this is the perfect spot for you. Sobrang ganda ng lugar na to, lalo na't paggabi dahil sa mga colorful lights and lanterns at ang vibe ng music na piniplay nila. Malaki ang lugar, may mga nakalatag na mats with tables para feel na feel nyo na nasa beach kayo. Umorder kami ng alibangbang na crispy bangus fillet on top of bagoong shrimp rice na 520 pesos at ang big serving ng tapa nila na 280 pesos. Nasa unahan lang ng konti ng video na to ang menu nila para makita nyo ang presyo ng food and drinks nila.
Lumipat kami dito sa Kabsat Restaurant para mag-chill sa lounge beds nila na 1,500 pesos pero consumable siya for food and drinks. We ordered some of the cocktails in their menu para matry namin at ang cheesy fries nila. Nag-order din kami ng halo-halo at beer para makonsume yung 1,500 na minimum order pag nag-occupy kayo ng beds nila. Pagpabalik na kayo ng Manila ay sobrang dali lang mag-commute. Sakay lang kayo ng tricycle for 150 pesos per trip at ihahatid nila kayo sa Partas o kaya sa Dominion Bus Terminal. Partas Bus ang pinili namin kasi siya ang pinakamalapit at nakabili kami agad ng ticket from La Union to Cubao for 550 pesos each. Umalis yung bus namin ng 11 a.m. at dumating kami ng Cubao terminal nila ng 4 p.m. Meron siyang dalawang stopover at may dinaanan siyang isang terminal kung saan nagsakay sila ng ibang pasahero. Gumawa kami ng summary of expenses para may idea kayo kung magkano inabot ang gastos namin papunta ng La Union, breakdown ng gastos namin sa beach at pabalik ng Manila. Kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel for more travel videos. Subscribe po kayo! Thank you!